is kinasa 52 years old to a 20 year older na nag-uumpisa pa lang ng karera, or to a 77 year older Francisco Colaico, eh hindi po mali, hindi po katakataka, hindi po imposible na tayo hinahanap pa rin natin kung ano yung sakto para sa atin if we are living to work or working to live. Ating alamin sa ating kasama tuwing last Friday ng bawat buwan. Walang iba kung hindi ang GM ng KSK Co-op. Walang iba. Ha? Ano na yung pangalan niya ngayon? Si Mr. Zarmond Zenko! Tinatanong ng marami. Kailan mo ba... When is the time? Ano ba yung when right time? When is that time? Yan ang tanong. Retired. Kasi lalong-lalo na ngayon, I'm sure a lot of our mga kababayan ay nakapag-desisyon ngayon na biglang umuwi. May mga ganun, di ba? Yes. Dahil, kumbaga, pinauwi na ng kanilang mga employer o binigay ng kanilang mga long bigla service. Biglaan yung desisyon. Lalong-lalo na ngayon kasi yun, nagpanik, di ba? So, paano mo ilalagay yung sarili ng isang OFW na kung when is the time to throw the towel? Ika nga, kailan ba dapat ako magretiro sa ginagawa kong ito? Or, merong karagdagan dyan. Meron pa ba, ano pa ba? Relevant pa ba? Ayan, relevant pa ba ang salitang retire? Ayan. Well, una, galing lang sa lagi ko nakakasama, si Francisco Colaico, miski na sa Zoom lang kami nagkakasama ngayon, alam nyo, sabi nga niya 60 is the new 40. 60 is the new 40. Wala pa ako 60. Kaya nga, 30 ka pa lang eh. 30 ka pa lang. Tama, okay. Tama. 30 ka pa lang. Kasi mo, dati, di ba may kasabihan, life begins at 40. Yes. Oh. Ngayon po, yung 40 years old, naiisip ko pa nung 40 years old ako, or maiisip ko yung mga 40 anyos ngayon, parang batang-bata pa sila, no? Parang musmus na musmus pa sila. Yung 40 years old ngayon 52 ako, nakikita ko yung mga 40 years old ngayon. Or nung 40 years old ako, 52 ako ngayon, parang walang-wala pa akong alam nun na. Nung 40? 40 years old na pala ako. Kaya ngayon, sinasabi nila sa mga nangyayari, sa teknolohiya, COVID, sa mga relasyon, 60 is the new 40. In fact, dati, 5 years ago, pag sinabing retirement, si Tita Kerry, 65 na yan, kaya retirement na pinag-uusapan. Ngayon po, hindi. Nagkaroon pa noon, 10 years ago, kasabayan natin, Kuya Mike, Tita Kerry, noong nagpi-financial literacy tayo, sinulatan tayo noon sa Colaico Foundation, KSK Co-op, movement sa Amerika, FIRE, F-I-R-E, movement daw sila, financial intelligence to retire early, FIRE. Okay. So, pero marami nagsabi na matay yung movement na yun kasi hindi ka talaga magre-retire. Retiring from work, but you do not retire from life. Oh, totoo nga. Humahaba pa nga ang buhay eh. Totoo yun. Ay, hindi ako magre-retire. Sino ba magre-retire? Alam nyo, binawi mo ngayon. Ang magandang katanungan, Kuya Mike, Tita Kerry, ito, si DJ Jin, magandang siya ang makapagmuni-muni rito. Are you working to live or are you living to work? Ay, sa ano, 60? Magandang katanungan yan, ha? Sa mga kababayan natin, ha? Ikaw ba ay nabubuhay para magtrabaho? Mm. Diba? O nagtatrabaho ka true. Para mabuhay? True. Yes. So sa sitwasyon alam nito, niyo po, wala pong ano dyan na kailangan piliin mo kung ano yung isa at hindi ka yung isa. Okay. Wala pong tama o mali dyan. Pagminsan, tawag ng pangangailangan, sitwasyon, yan po yung nababagay. You work to live or you live to work? Depende. So kung, yung mga... Depende yung kung saan ka nakalagay dun sa sitwasyon. Yun ang sinasabi mo ngayon. Yes.
Yes. Marami kasi, now, ano na eh, matanda na, mga ano na, di ba? Nagtatrabaho pa rin para mabuhay. True. Di ba? Yung iba, kaya hindi makauwi eh. Talagang ano pa rin, dahil ang daming responsibilidad eh. Mm-hmm. Ang daming nakabatong sa balikat eh. True. Pero imagine natin ang mga migranteng manggagawa, nagtatrabaho para mabuhay. Anong buhay? Buhay sa ibang bansa? Buhay na nakahiwalay sa pamilya? Buhay na lubog sa utang? Buhay na ano yung dati nakasama natin, Kuya Mike? Nagsisimba para may libreng pagkain? Naalala ko yun. So, sayang walang simba ngayon. Mabait po ang Panginoon, kahit paano, binibigyan niya tayo ng free will and opportunities to live the life we will choose. Sabi nga nila. Agree. Sinasabi ko po ito, hindi ko po ito sinasabi dahil ang galing-galing ko, alam na alam ko. Miski na sa 52 years old to a 20-year-older na nag-uumpisa pa lang ng karera, or to a 77-year-older, Francisco Colayco, eh, hindi po mali, hindi po katakataka, hindi po imposible na tayo hinahanap pa rin natin kung ano yung sakto para sa atin if we are living to work or working to live. Hindi po yan automatic. Ah, ganun ka ba? Ah, mali yan. Hindi po automatic yan. Dahil sa tinatawag ng panahon, sitwasyon, at yung buhay na gusto nating isabuhay, na biniyayaan tayo ng Panginoon na tahakin. Biro nyo kung hindi mabait ang Panginoon, susunod ka lang ha. Ako yung Panginoon, susunod ka lang. Eh di lahat tayo mabait. Oo nga naman. Binigyan tayo ng free will. Kaya yung mga kapos, yung mga nangailangan pong mag-ibang bansa, hindi po yan lang ang alternative. Yan lang ang option nyo. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi binigyan po tayo ng pagkakataon. Maniwala po kayo. I'm not trying to be religious. But pagtantuhin nyo, bakit meron mga magagandang storya? Napapakita nila Tita Kerry, Kuya Mike, DJ Jinsen sa PTS. Mga nagtagumpay. Mga hindi naman yumaman pero nasa Pilipinas na masaya. Meron din mga malulungkot, meron din karumal-dumal. Bakit ganun? May mga nag-for good na nagdesisyon na sa atin, simpleng buhay. Mm-hmm. Doon sila maligaya. Making the right choice. Mm-hmm. Pero sabi nga kanina ni Arman, it's not about just making the right choice. Eh. Kasi wala naman talagang tamang choice doon. Eh. I think it's making the choice and making it a balance in the choice. Ayun! Good. Yan ang hindi ho kami nag-usap ni Kuya Mike. Actually, hindi ho kami nag-uusap din. Oh, mga once a month lang po sila nag-uusap. Diba? Yun po ang talagang kasunod doon. Paghanap ng balanse. Kasi yung pagre-retiro, alam nyo, iba-iba ang yugto ng buhay natin, di ba? Meron yung sanggol pa tayo, toddler pa tayo, yung apo ko. Correct. Talagang very dependent tayo. Natututo tayo makipagkaibigan, naging 10-year-old, teenager, makisalamuha sa ibang tao, hanggang naging young adult, yan, si DJ Jean, nagkakaroon na natututo tumanggap ng responsibilidad, yung konsepto ng pagpaplano, ay nauumpisahan na. Tapos yung bunso ko, this year, panibagong yugto, kasalan, magpapakasal na. Wow. So yung dalawang anak ko po sa misis ko, wala naman po akong anak sa iba, pareho na po mag-aasawa. Ibang yugto ng buhay nila. Another phase. Tapos yung mid-age hanggang magre-retire. Yung pag-retire po, ito yung kumpara sa ibang-ibang yugto ng buhay. Pagpapakasal, hindi muna po ako papakasal kasi hindi pa ako financially stable. Ay, pwede mo naman trabahuin yan. Diba? Ako po, nung kinasal ako, aaminin ko sa inyo,
on Facebook world, on social media world. Walang-wala po ako noon. Nag-umpisa po ako ang trabaho ko. Marami nakakaalam nito. Ang una ko pong trabaho, security guard. Pero social ang tawag, Kuya Mike. Mm. House detective. House detective. Detective. Parang gusto ko yun. Na-assign ako sa hotel eh. Sa hotel. Okay. Kaya, house detective. House detective. Hanggang inumpisahan ko po ang aking karera. So, yung ibang yugto ng buhay, kinwari, yung pagbibinata, nagpatuli. Ha? Wala naman pong kabastusan to. Patuli. Bagong yugto ng buhay, excited ka. Ha? Dapat handa ka na emotionally. Teenager, binata ka ni. Ano na ako eh, di ba? Pero ang retirement po, masuring paghahanda financially, emotionally, lalo na. Imagine, Tita Kerry, magre-retiro ka na, hindi ka na celebrity. Hindi ka na pag naglakad sa Central, pag retirado ka na, uy, si Tita Kerry, hindi, retirado ni. Ikaw, OFW, dati ikaw ang bida sa barangay nyo, pag umuwi ka, parang piyesta, katumbas mo si Mayor. Eh, wala na. Back for good ka na. Pagkatapos ang pangalawa, pangatlo, pangapat, limang taon ka ng back for good sa Pilipinas, hindi na po kayo bida sa lugar ninyo. Emotionally, sa kamag-anak ninyo, retirado ka na. Ito na lang ang pera mo. Malaki o sapat o kulang. Wala ka ng source of money. Hindi na ikaw ang source of money. Mawawalan ka na ngayon ng kapangyarihan sa pamilya, kasikatan sa barangay, sa lipunan. Kaya ihanda nyo po emotionally pag sinabing yung retired. Sa ano na yun? Huwag na yun sa barangay o whatever. Sa pamilya. Sa pamilya na lang eh. Sa pamilya po. Sa pamilya na lang. Tanungin nyo po yung mga naabutan nyo dyan sa Hong Kong o sa, kung nasa ibang bansa kayo, may nanonood daw sa Israel ngayon. Eh, yung mga nag-back for good, kamusta po sila? Hindi yun sa pera. Tingnan nyo po, ang lagi nilang kwento. Kasi yung pera, ang dali lang pagkwento. Pagkwentoan yan eh. Either sapat, kulang, o wala. Or sobra-sobra. O wala. Yun lang naman eh. So, parang pag-ibig. Pero kahit anuman doon, sobra-sobra, sapat, kulang, pag hindi po napaghandaan yung emotion aspect of being retired, naku po. Yung sobra mong pera, akala mo sobra-sobra, kulang pa pala. Kulang pala. Naghanda ka emotionally. Yung kulang, akala mo kulang. Aba, sapat pala. Higit pa. Kaya, balik po ako sa working to live, living to work. Yes, you took the sacrifice, nasa ibang bansa po kayo. Pero hindi po yan ang buhay nyo lang. Yes, nakakalungkot. Inaaruga natin yung bata, anak ng iba. Diyan, tinuturuan yung mag-English. Tinuturuan yung mag-Ilocano, sabi ni Tita Kerry. Di po ba dapat anak natin yon o yung apo natin? Malulungkot kayo ngayon. Oh, hinto nyo po yung luha nyo. Pinili po natin yan. Hindi po, napilit lang ako dito sa sitwasyon kong ito. Hindi, kinalagkad ba kayo sa eroplano? Sinakay ba kayo sa eroplano tapos tinali? Pupunta kang Hong Kong, natrabaho ka ron. Pinili po natin yan. Kaya maghanda po tayo. Back to retirement. Yung finances po, parang yung maghahanda sa kasal o tinatanong, pwede ka naman magpakasal? Hindi pa ako handa financially. It will never be enough. Hindi po siya magiging sapat. Lahat ang pinagandaan nyo. Ayun nga si Mr. Colaico, 77, 78 years old. Tanungin mo siya, nag-aalala pa ba siya sa pera niya? Malapit na kayong kunin ni Lord ah. Nag-aalala pa sa pera. It will never be enough, ladies and gentlemen. It's how we prepare emotionally, socially. Eh, bawat uwi nyo, kayo ang bidang-bida, libre dito. Lalo na yung mga lalaking. Mga one-day millionaire. Totoo yan. Hindi natin nilalahat yung ating mga ibang OFWs marunong magdala sa pera. Kasi sila nagdadala eh. Ang mahirap po, yung kayo dinadala ng pera eh. Correct. Diba? Kaya correct. Hindi nyo na alam kung saan na pupunta. Hindi, tsaka you have to respect also kung ano yung desisyonan nila. Because yun yung kanilang choice eh. Diba? Yun yung choice nila. So yun yung
kailangan nating irespeto sa kanila as far as that is concerned. But sabi nga natin, kinakailangan kung ano man yung choice na kumbaga binasin nyo dun sa sinasabi natin ngayon, di ba? Work to live or live to work. Dun sa pabasihan mo na ganun, eh kung nalilihis ka ng konti, eh pinapakinggan mo ngayon yung paano balansehin siya ng may panahon ka pa. Meron. Di ba? Meron. May panahon ka pa. There's no time. Oo, may panahon nga, ka pa. Sabi nga nila, there's no time lost eh. Di ba? Ang nawala lang dyan is the way you spent it. Yun lang yun eh. Pero yung time is never lost kasi through the time na pinagkalakihan mo or wherever you are now in your stature, ikaw rin naman nagdala doon eh, based on your experience. Yun na yun. Kasi may mga katwiran yung iba eh. At the end of the day, yung mga ano mo naman, kayamanan mo, inipon mo, pag namatay ka, di mo naman madadala sa hukay yan eh. Totoo po yun. Yes. Totoo po yun, di mo madadala sa hukay. Pero ang tanong, nung nabuhay ka ba? Di ba? Nung nabuhay ka ba, ay tama ang ano mo, lahat ba nagawa mo? Correct. 'Di ba? Naging maligaya ka ba? Naiayos mo ba 'yung maiiwanan mo? Sakali. Sakali. 'Di ba? Ikaw na nag-ipon, ikaw na nagano. Totoo 'yun. Lahat ng inipon mo, hindi mo na madadala sa ukay. Arman? Yeah. Dahil sa siguro sa sitwasyon ngayon, mas lalo nating nararamdaman. Kayo diyan sa Hong Kong, dati kasama niyo lang diyan sa building. Nag-back for good na dahil sa COVID, nawala yung employer niya, napilitan siya, back for good, retired kagad. Nako, nakakapang-alala, paano kaya ako? Wala pa akong masyadong ipon. Yung mga sinabi po, binanggit kani-kanina lang, it's never too late. Ano pong kagandahan at hindi masyadong kagandahan? Sa buhay, sa pera, sa pag-ibig, wala pong sigurado. Wala po sigurado sa pag-ibig, sa pera, sa buhay. Kasi kung meron po, edi wala na tayo dito. Kaya nga binigay yung free will sa atin ng Panginoon. Amen. Totoo yun. It's never enough, it is never too late. Never enough ang maiipon nyo, never too late. That doesn't mean hindi kayo mag-iipon, hindi kayo maghahanda, pero ang dapat nyo nakukuha doon, it's never enough, dapat lalo kong umpisahan. True. Lalo kong paghandaan. Lalo akong matuto sa pagbabago. Yung binanggit po ni Kuya Mike, chance. Tatlong C, tandaan po nila kung meron ako maiiwan sa inyo ngayong gabi. Tatlong C na biyaya sa atin ng Panginoon. May kinalaman sa pag-ibig, sa pera, sa buhay. We are always given a chance to make a choice to change for the better. Every day, biyaya yan sa atin ng Panginoon. Agree. Yung pagtitlat ng mata natin, gumising tayo, oy, thank you Lord, buhay pa ako. Tama po yun. I have another chance to have a choice to make a change for the better. Ay, hindi. Tutulog na lang ako ulit. Balik na lang ako sa kama. Choice niyo po yun. Choice mo yan. Choice mo po yun. Yeah? So, sa bawat pagkakataon, tandaan niyo po yun. The biyaya na binibigay sa atin. I'm not being religious. Hindi po dahil tumatanda tayo, ganito na ako magsalita. I think it's that's one of the questions na ilalagay po natin sa ating isipan. But it also doesn't make much sense to think about retirement if you don't know what your life purpose is. Totoo yun. Kinakailangan po yun. You have to have your life purpose, eh, di ba? Nung pumunta ano ba kailangan doon? Plano? Kailangan ba? Meron kang sinusulat mo yun kasamang Arman? O na year to year, tinitingnan mo ba dapat yung ito yung ito yung ipon mo ngayon? Anong sa darating na 5 years, 10 years? Di ba kailangan may ganun ka di ba? Very correct. Para doon sa, kasi pinag-usapan natin, the emotional preparation for retirement. Financial preparation, madali lang po, kailangan isulat. Yan yung sinasabi ni Tita Kerry. Pangalawa,
matatapos niyo na ba lahat ng utang niyo? Oh, kailangan po planuhin yung matapos ang utang niyo pag-retire niyo. Pangatlo, yung meron ba kayong ipon? Huwag muna investment. Meron ba kayong cash na kaya niyong mabuhay at least 3 taon na walang pagtatrabaho? Halimbawa, para madali ang kwentahan, kaya niyo, dapat alam niyo 10,000 piso ba? 20,000 piso buwan-buwan? Mabubuhay na ako ng Marangal o Vicente, nasa probinsya ako. Para madali ang kwentahan, 10,000 times 36 months, 3 taon po yun. Kung meron kayong 360,000, dahil 10,000 a month lang ang kailangan nyo para mamuhay, tapos nyo ng bayaran ng bahay, tapos na kayo sa pag-aaral, aba, maganda na po ang puntos nyo. Baka parang ready na kayo mag-retire financially. Ha? Sapat na ba yun? Hindi po masasagot kung sapat yun. Kadikit po doon kasi yung being emotional. Kaya kadikit po din doon, dapat maayos na maayos ang inyong mga social existence, SSS. SSS, baka pinag-uusapan natin paghahanda sa retirement. Yung SSS nyo po, maayos po ba records nyo? Eh, malaking tulong po ang SSS sa OFW. On the average, 5,000 to 20,000 a month sa SSS pwedeng makuha kung maayos na miyembro, nakakapaghulog, at maayos ang dokumento. Kaya kapag kayo nakakapasyal sa Pilipinas, wag lang po yung bakasyon-bakasyon, ayusin nyo po ang inyong SSS. Malaking nambag po yun. Mo yun eh. Retirement mo malaking nambag po yun. Retirement. Yun yung, okay. Kumbaga, yung ba yung on a monthly basis, alam mo meron kang tatanggapin. Ay, papano. Maraming salamat sa inyo. We'll catch you again. Arman, thank you very much. Maraming salamat. We'll catch you again. Of course, next month na po yan. At kami naman po, we'll catch you... Tomorrow is pa. Pero the following week na, ano na po yun? Easter week? So wala po kami ng Thursday, Friday. Okay? Saturday meron. Okay. Bye! Bye! Love you! Mama chup chup! Bye!